إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bina pasti pada kumpulan akhbar sama biaya yang ada itu yang menjumpa. Sebab bapa Allah sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala akan kuasa takwa. Ang banal na takot kay Allah Subhanahu Wa Taala na kanya dinalukoy mga sumasa sa palataya. Matakot kayo akhbar ang tao na nauukol sa kanya. At huwag niyong hayaan dumating sa inyo ang kamatayan maliban kayo ay mga Muslim. Pakulit-ulit na pinapalarahan ng mga sarili ay kayo mga kapatid. It should be our number one goal and supposed to be, we should have no, a Muslim should have no other goal than this. To live as a Muslim and to die as a Muslim. So no matter whatever, ano man ang paalak natin sa buhay, ang pinakamahalaga, mabuhay tayo bilang Muslim, malagutan tayo ng hininga bilang Muslim. I would like to repeat what previously na nabanggit na natin sa kapag, and I would say it's worth mentioning once again, because as we know, tuwing Jum'a ay tayo po ay para ma-recharge. Tayo ay nandulupay-pay, nangihina. And once again, it's worth to mention this, I would say, to recharge us. Whenever we feel blue, you know, yung idiomatic expression sa English is blue. You're feeling blue. Or sadness, malungkot ka. Or you feel down. And worse is depression. And by the way, alhamdulillah, papasalamat tayo kay Allah sa abad ng ating lugar na ito. And I will say, alhamdulillah, may baraka. Yung nakaraang mga sisi, yung nakaraang na celebration na ginagawa ng mga khair muslimin patungkol sa pagdiriwang nila. Alhamdulillah, may ilan po sa atin na naiwasan po ito sa programang ginawa po natin para maiwasan natin yung napakalakas na bahar ng shir. Kaya may mga kapatid tayo dito naglagi. Mas may namuto nilang maglagi dito kaysa mahawa sila doon sa pagsiselebrate na may nalaman sa pagsamba sa Diyos. And na-mention natin yung sapagkat ito palang season nito, as I've read an article, ay mataas palang suicide rate sa Australia particular. Pag ganito ang season, December, hanggang New Year, yung sinatawag niya ng Christmas, hanggang New Year, and nag-range between 18 years old to 30 years old, maraming nagsusuicide. Kasi they were suffering sa depression na tinatawag. Depression, ayon sa mga medical doctors, is a mental illness, hindi natin emotional. Hindi ito basta sadness, no? Yung simpleng lungkot. Ito yung patong na kalungkutan ng dama ng tao hanggang sa kanya depressed na. So, hindi biro itong depression.
Kasi yung depression, ito yung makakaramdam ka ng suicidal tendency. And in Australia, kapag ganito ang season, mataas ang suicide rate between 18 to 30 years old. Nagtatake yung mga psychologist, psychiatrist, bakit ganun? Kasi ito pala yung season na kung saan lalo silang nalulungkot. Sobrang lungkot-lungkot mo na naman, karang po. Ito ngayon, sobrang mas lalang sobrang lungkot. Alhamdulillah, nawala na tayo sa ganyan. Jahiliya. So, whenever there is constant feelings of sadness, irritability, fatigue, changes in sleeping, difficulty concentrating, loss of interest, enthusiasm, gana, feelings of deep unwarranted guilt, whenever there is a feeling of worthlessness, feeling matindi, yung mga matatanda na sasabi dito, feeling of worthlessness, di ba? Hindi ka na, wala na ng task na ginagawa yung matanda. Hindi ka na dinadalaw. Di ba? Hindi ka na inaasahan, wala ka nang ginagawa, wala nang task. Kasi nga, matanda ka na, so hindi ka na kinakausap. Parang, worthless. Feeling of worthlessness. And the worst is constant thoughts about death and suicidal thoughts or action in depression. Kaya, I would say, siguro, ilang sa inyo narinig na itong kumpana po, pero it's, as I've said, it's worth mentioning again, to remind us again. Kapag yung mga nakaraang araw, nakaraang week, I'm sure, lahat tayo rito, kasama na ako, ay nakaramdam din ng kalungkutan. Nakaramdam din ng mga pagkakataon, hindi ko alam ang gagawin ko, ano ba itong nangyayari sa akin. Nakakaramdam tayo na, ano ba ito? Ginawa ko na ang lahat, pero bakit ganito pa rin? Ano ba ito? Bakit ganito? I'm sure, parang sa ating ganyan. So, I will say, katulad na natutunan natin sa mga scholars natin sa iba pa na nangangaral. There is one surah specifically and specially revealed that will give us a feeling of happiness in our heart. Because this surah is about giving us a positive mental attitude and hope. The situation na naramdaman, naranasan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam noong mga panahon na hindi na siya nakaka-receive ng revelation. There was no revelation for 6 months by Jibril alayhis salam. And yun yung feeling na kinukutyasa ng maraming tao. Yun yung feeling na dinadaan ka ng ibang tao. Yun yung feeling na hindi na wala kailips na sa iyo yung tao. Yun yung feeling na lalo na yung nahingit sa'yo, yung kaaway mo, yung nahingit sa'yo, buti nga sa'yo. Alam niyo yung feeling na gano'n. So, yung pakiramdam na, ano ba ito? Pinabayaan na yata ko ni Allah. Galit yata sa akin si Allah subhanahu wa ta'ala. Galit yata sa akin ang Diyos. Ano ba nagawa ko? Nag-reflect ka. And then there is negative whispering in your thoughts sa pag-iisip mo. So you will feel everything na namin mo siya kanina. Everything. Negative emotions will enter into your heart. So, this surah is surah Ad-Duha.
And shall I mention to you the meaning of this surah in the way that you have never heard it before? And for those who have been heard it yet, and also for those who have heard it before, namnamin natin muli upang tayo rin naman ma-recharge tayo rin naman from negative emotion na nararamdaman natin ay maging positive. Magkaroon tayo ng positive sa ating pananaw sa buhay. Magkaroon tayo ng pag-asa. This is it. So this surah is about optimism, positive mental attitude, and hope na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Rasulullah s.a.w. And so, this is also for us. And may I read, a'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث والضحى by the brightness of the day by the morning sumusumpa ako sa umaga sa liwanag ng umaga by the brightness of the day. Yung panahon na nakaramdam ng depression, nung panahon na nakaramdam ng kawalang pag-asa, nung panahon na napakalungkot ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nung panahon na siya punong-puno ng kalituhan sa kanyang pag-iisip, nung panahon na nalulumbay ang kanyang puso, ibinaba wal-duha. Look at the brightness of the day. There is hope. It is not all gloomy and dim and dark. Kapag nandun ko sa loob ng kuweba, saka magpupokus sa dilim. Ano titingnan mo yung kadiliman? Ano titingnan mo? Siyempre titingin ka sa liwanag. Pag may liwanag, there is a possibility of what? Going out. May lagusan ng liwanag, ibig sabihin, malaki ang pag-asa mo. Dahil doon, puntahan mo yung liwanag para maalis ka doon. Nakulong mo sa pwede. Ganun din sa problema ang nararanasan natin. This is for us. Yun ang asabawa. May dahilan kung ba't pinaba, pero may gamit ang surah nito. May wisdom ang surah nito. Kasi ang Quran, hindi naman ito libro. Aklat ng 7th century. Tapos hindi na natin mapagagamit sa ating panahon. Hindi ho, progressive. Ang bawat ayat ng Quran, si Allah subhanahu wa ta'ala nangungusap sa ikatagalumpay natin sa mundo ito. Namnamin niyo pag binasa yung Quran, namnamin niyo si Allah subhanahu wa ta'ala nangungusap sa akin. So namnamin natin, may problema ka. Look at the bright side of the day. There is hope. May pag-asa. It's not all gloomy and dark. And then after that he said, wallahi by the night when it falls, susubangan sa gabi kapag ito ay bumalo. There is a significance sa gabi. Bakit na sinabi, pag may problema ka,
Look at the price of the day. And then he said, by the night when it falls. Meron kasi isang paliwanag kung bakit may gabi. Una, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ And from his sign is your sleep by night. Kabilang sa kanyang mga tanda ang papatulog ninyo sa gabi. Sa kanyang tanda, yun ang tatapat-tatutulog tayo. Ginawa niya ang gabi para tayo magpahinga. Ginawa niya ang gabi para tayo matulog. Kaya ang ganda pa sinabi sa isang ayat sa Quran, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ And from His mercy is that He created for you the night and the day that you may reside in it, that you may rest in it, and that you may seek out of His provisions and bounty so that you may be thankful. At dahil sa Kanyang awa, ginawa niya para sa inyo ang gabi at ang umaga, ang maghapon, upang makapagpahinga kayo sa gabi at makapaghanap kayo ng kagandahan loob niya sa maghapon at ang kayo ay magpasalamat. Ito ang malaking kaibahan ng Biblia sa Quran. Ang Biblia sabi, kaya daw ang tao kakain ka mula sa pinagpawisan mo, kaya ka nagtatrabaho, kaya ka naghahanap buhay. Ang sabi ng Biblia, sumpaan Diyos yan. Wala nang kwenta, wala nang ako dito sabihan ng ganun, kapay, lalo ka nung manlulupay-pay, wala pala tong kwentang ginagawa. Kaya pala tayo nagtatrabaho, ang hirap-hirap yung trabaho. E sabi sa Biblia, sumpaan ng Diyos, kaya tayo nagtatrabaho. Pati panganganak ng babae na masakit, sulpado niya. Ang takip mo. Sa Quran ba? Kaya may gabi. Dahil awa ay may Allah. Ginawa niya ang gabi. Dahil sa kanyang awa, out of His mercy, I created the night for you so that you may sleep, you may take rest. At ginawa ko ang umagang magabon, upunan sa ganun. Kayo ay mahanap ninyo ang aking pagpapala, ang aking biyaya. O ito pala, dahil sa awa niya, kaya pala may gabi, may umaga. Ang laki ko sa big difference between the Bible and the Quran. The reason why there is night, because out of His mercy, He created the night for us. And out of His mercy, He created the day for us. Night for us to sleep, to take rest, and the day to seek the provisions and bounty of Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi niya, وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَدَ. May problema tayo. Look at the price set in the day. Magunos dili ka na, natiwala. At Allah is, as if Allah is telling us, look, you should rely on Him. You should complete your complete trust towards Me. Kaya kung may problema tayo, and then you seek Allah's help, then maghunos dili na tayo. Huwag ka na mapraning sa problema natin. Paisip ko, paulit-ulit, isip ka na, isip ng isip ng isip, napapraning ka na. Always thinking negatively about your problems. No. Magunos dili ka na, I created the night so that you may take rest. You sleep therein. Magunos dili ka na. Hayaan natin si Allah sa problema natin. Bitawan mo na, ibig sabihin nun. Ang problema, wala talaga tayong tiwala eh. Sa tao, may tiwala tayo. May sakit ka, doon, masakit nandiyan doon.
Pupunta ka sa doktor, hindi mo kilala yung doktor, hindi mo kaano-ano yung doktor. You don't know his background, you don't know the name of the doctors, and yet when the doctors said, I have to open your belly and to remove your organs or to remove something inside there, and then all of a sudden, without self-doubt, walang pagdududa, okay, doc, come, open my belly. Come, usap mo katawan ko. We completely trust, put our trust to man, even though we don't know him. And yet, when it comes to Allah, we seek help, pero still, may doubts tayo. Bakit? Eh, kasi, natatarantan pa rin tayo sa problema. Totoo lang yun. Hindi natin kaya ang galing ng problema, totoo lang yun. Kasi ang gusto niya, buhos mo na sa kanya, tapos na. Wala ka naman gagawa, wala tayong magagawa sa kalangan lang natin. I'm advising myself here, brothers and sisters. Kasi nararamdaman ko ito eh. Tataranta din ako, matarantahin niya ako eh. Pero pag nababasa ko itong ayah na ito, it lifts up my moral. Sinasabi sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala, take it easy. You put your trust to me and I'll let me do the rest. And then he said, and your Lord, ma wadaka ala rabbuka wa ma qala. This is very important. Your Lord has not left you, nor did He forget you. Hindi ka pinabayaan ng iyong Panginoon at hindi ka na kinasuklaman. Ito yung sinasabi natin, kapag may problema tayo, there's a feeling of worthlessness. There's a feeling of worthlessness. Meron tayong pakiramdam na parang we are unworthy already. Useless na tayo. Wala na tayong pakinabang. Feeling of worthlessness. Mahirap itong feelings nito. Siguro marami sa ating ganito. Di ba? Parang ano yun. Pag ganito yung buhay ko. Wala eh. Parang kahit tayong gawin ko, wala eh. I've done everything. I exerted all efforts. And yet, the outcome is not favorable. And then the worst is my family, my relatives are not happy with me. Even my friends, lahat. Yung feeling of worthlessness, lalo na sa mga senior citizens, nararamdaman ito. Sa mga edad na nararamdaman ito. Lalo na kung hindi natin pinapansin sa ating matandang magulang, nararamdaman na ito. Kaya pero sinabi niya, yung mga pagkakataon, yung mga panahon, nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nandun na, nakaramdam siya, tao siya, tao. Feeling of worthlessness. Maybe Allah neglected me. Why Allah neglected me? Why Allah abandoned me? And then Shaitan will come to you, whispering into your ears, God hates me. God doesn't love me. He don't care for you. And that's why sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, your Lord has not left you, nor did He forget you. Alam nito eh. Hindi tayo pinabayaan ni Allah at hindi tayo kinalimutan o hindi nagagalit si Allah subhanahu wa ta'ala. He's saying, I still love you. I didn't neglect you. And I did not abandon you. I did not forget you. And I did not hate you. This is what the ayah is telling the Rasulullah himself. And then, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Your future is about after. The hereafter is better. The hereafter is better for you than the first.
Our future in akhirah is much better than our present lives. Another way of saying is your future is better than your past. Ang iyong inaharap ay mas higit na mainam kaysa iyong nakaraan. Totoo ba yun? Bakit na sinasabi ito? Wala na tayong malagawa sa nakaraan. There's nothing we can do in our past. It's already done. It's finished. There's nothing we can do. The only thing that we can do then is to learn lessons from the past. But we should not live in the past. We should look in our future, because Allah subhanahu wa ta'ala is telling us, my future, your future, our future is better than our past. Yung inaharap natin, higit na mas mainam kaysa sa ating nakaraan. Tama ba yun? Tingnan nyo nga sarili natin. Kung talaga nakamove on na tayo. Kasi gusto rin naman mag-move on tayo. Yung future natin ay higit na mainam. Pero magiging mainam yun kung bibigyan natin ng pagpapalaga yung ating kasalukuyan, yung ating presence. Our future will be brighter, much better than our past if we take care of our present. Kaya itong present natin, our present, this present is what we can, our intense focus should be our present. Yung present natin, ito tayo nakapagawa ng ibada. Our today is when we can make tawbah, istighfar, ibada. Sa present natin, itong kasalukuyan natin ang masigit natin bigyan ng intense focus upang lalo natin makitang mas mahinam yung ating inaharap. Matuto tayo sa nakaraan, pero huwag tayong mabilanggo sa nakaraan. Mabuhay tayo sa kasalukuyan at gawin natin itong mahinam sapagkat itong ngayon ang mas marami tayong magagawa. Bukas, wala ka pa magkagawa, hindi pa dumarating. Yung ngayon natin ang may magagawa. Kaya huwag ka nang magpapadumpik-tumpik pa. You made a tremendous sins yesterday. But still Allah is telling us, I'm still giving you enough time. But we should value our present. Kasi yung present natin, ito yung, dito tayo pwedeng magsisi. Ngayon ka na magsisi. Nagkasala ka nakaraan. Ang dami mong ginawang kalukuhan nakaraan. Ngayon, may ngayon tayo magsisi. Ngayon tayo humingi ng kapatawaran. Hindi bukas. Baka hindi ka na makarating bukas. Ngayon tayo magsagawa. Amen ourselves. At kapag ginawa natin niya, habang nabubuhay tayo, hindi. Yung sinabi niya Allah, your future is better than your past. Of it, akhir, yakhir, yakhir, yan po. Wala sa uka yung iti ka na buka sa tabla. And then he said, And your Lord will give you, and you will be pleased. Talagang bibigyan ka ng iyong Panginoon, kaya malulugod ka. This is the promise of Allah subhanahu wa ta'ala. Just have patience for a while, because I'm telling you, I give you my word, and my promise is true, that I will make you, you will be pleased in what I am giving you, I will give to you. In
Talagang bibigyan ka ng Panginoon, kaya manulugod ka. And your Lord will give you and you will be pleased. Alam yajidka yatiman fa'awa. And did he not find you an orphan in his children? Hindi ba natagpuan ka niya ng isang kulina kaya kinandili ka niya? Let us have reflections in ourselves. Who are we? Dati galing ka sa probinsya, wala kang kapera-pera, nagpunta ka sa Maynila, nagkaroon ka ng pera. Dati nandun ka sa probinsya, ni konting sadaka, hindi ka makabigay. There are a lot of people whose condition before, your Lord, did he not find you an orphan in his shelter? You are an orphan. Hulila ka, di ba? Wala ka before. How many of us ay kalagayan natin kaaba-aba? You were in the different countries before. You came here with nothing. But Allah gave you. And He's reminding us to reflect. Alhamdulillah, mas maganda kalagayan ko ngayon. Nasa Pilipinas ako, nasa Hulo ako, nasa Marawi ako, nasa kung saan man ako, nasa Bisaya, nasa kung saan man ako, bago ako mapunta sa Maynila, I have nothing. I don't know where to go. But now, alhamdulillah, I have a business. Before, even though I'm a Muslim, I can give sadaka, even a small charity. No, alhamdulillah, ngayon, I can even sponsor as a portion. I can even be the poor and the hungry. And even the fasting person, I can give donation to for the masjid and for dawah. Alhamdulillah. Tingnan natin kung anong kalagayan natin before. Then, did he not find you? Did he found you lost and he guided you? Did he not find you lost and he guided you? Natagpuan ka niya na nanilingan kaya pinagdubayan ka niya. Ano yung kalagayan niya before? Ligaw kayo eh. Lalo na yung mga palipas na, dati kang manginginom, dati kang sugalero, dati kang sapongero. Lahat ng ginawa mo, ano ka ngayon? Alhamdulillah. Ano ka ngayon? Hindi ba nakita ka ni Allah? Ikaw ay ligaw, ikaw ay nalimito, at pinagbubayan ka niya sa matuwid na ligas. Simula nung nagsyahada ka, na bago ang buhay mo. Yeah. And then, He found you in need. And He gave you riches. Natagpuan ka niya ng nag-iigaos, kaya binigyan ka niya ng kasapatan. This surah is about the orphan and the beggar. Orphan and the beggar. Ulila at nagpapalinos. Ano ba yung ulila? Ano ba yung ulila? The orphan. They have no parents. They have no loved ones who will take care of them. Subhanallah. Look at what happened to our brothers and sisters in Syria. Most of them now are orphans. Compare ourselves. May tatay tayo. May nanay ka. May lolo, may lola ka pa. May tita ka, tito ka pa. May nagmamahal sa'yo, kapatid. Hindi talaga tayo lila. We are not orphans. What are orphans compared to us? And what are beggars compared to us? That's why Allah is telling us, did He not find you an orphan and He give you shelter? Did He not find you in need? Begging
the people, begging people, viewers, beggars. Diba? Walang-wala ka before. You have nothing before. Nangangailangan ka ng tulong. Pero walang tulong. Tumarating. Pero walang pa sa atin, alhamdulillah, sa nihman ni Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan mo ang kalagayan mo ngayon, kapatid. Natagpo kanya na nag-iikaos, kaya binigyan kanya ng kasapatan. Kaya naman, as for the orphans, you shall not make him sad. Kaya naman ang unila ay huwag mong siilin. Huwag mong pakiritan. Have sympathy and empathy. Kaya, this is now, how are we going to get rid of depression? Pag-feeling in depression ka, paano mawawala ang depression? Don't neglect the orphans. Don't neglect the beggars. Huwag nating pagkaitan ang mga orphans. Tingnan natin ang mas mababang kalagayan sa atin. Tingnan natin ang may mas mababang kalagayan sa atin. Kaya kapag nalulungkot tayo, kasi hindi natin nakuha yung gusto natin, we feel sad when we fail to get what we want, then look those who are what? Lower, low in condition compared to us. Huwag kang titingin sa mas mataas sa'yo sa kalagayan sa atin. Tingnan mo ang mas mababa sa'yo. Kaya po si Karasin, kapag nalulungkot, whenever I feel down, lonely and sad because I fail to get what I want, is there alhamdulillah. Alhamdulillah. I've been reminded by what Rasulullah told us. Natingnan natin ang mas mababa kaysa sa atin. Alhamdulillah, meron akong bahay. Maraming tao walang bahay. Alhamdulillah, nakakain ako. Maraming tao walang makain. Kailangan pang pumalakal, mga lakal dyan para makakain lang. Kaya brothers and sisters, Allah is telling this to us. Kasi wala na tayong karapatan magreklamo pa sa buhay natin, brothers. Wala na tayong karapatan magreklamo pa. Ang tigas na lang talaga natin. Ang tigas-tigas na lang ng bumuo natin kapag magreklamo tayo. Allah is telling this us. So, pahalagaan natin ang mga binigay sa atin ni Allah. Kaya sinabi niya, فَخُلْ مَا عَطَيْتُكَ وَقُمْ مِنَ الشَّافِرِينَ. So take what I have given you and be of the thankfuls. Bigyan mo ngayon ng pagpapalaga ano man ang ibinigay ko sa iyo at maging kabilang ka sa mga nagpapasalamat. Ano man ang binigay ng Allah, ano man meron tayo ngayon, alhamdulillah, ipagpasalamat natin. Hold on what I have provided for you and be among the one who give thanks. Ito binigay sa'yo ni Allah, then give thanks. Bigyan mo ng pagpapala. Kung ito binigay sa'yo, bigyan mo ng pagpapala. Sinabi nito kay Moses, pinili kita, I have chosen you, all other people, I have chosen you as a lesson. Then he was given a stop. What should I do? Na stop, ya Allah. Hold on what I have provided to you. Ingatan mo kung magkagayon. Ano man ang binigay ko sa iyo. Eh wala eh. Marami sa atin nagre-reklamo pa rin eh. Marami sa atin eh. Ito lang. Wala eh. Ano lang eh. O kamusta ka lang eh. Wala na ito eh. Ito lang eh. You know the secret? If you give thanks, I will give you more. Pag ikaw ay nagpasalamat, nagagdagan mo pa. Kaya lang hindi po tayo ngayon. And as for the beggars, you shall not reprimand. Ang nangihingan na ay huwag mong itaboy. Tumingin ka naman sa dating kalalagyan mo. Huwag ka namang maging langaw na tumuntong sa kalabaw. Nagkapera ka lang ng konti, ang yabang-yabang na natin. Ha? Eh, tinan mo, ang galing-galing mo. Wala ka naman dati, nagyabang ka naman. Nagkaroon ka naman ng konti. Di ba? Kaya, yabong nangihingi. Huwag mong pagkaitan.
Ang yaman-yaman mo na, dami-dami mong pera, tapos nagtutuwa ka pa kayo. Rabbana atina fid dunya hasana. What more hasana you want? You are rich. You have a lot of money. You have no problems just like other people. Wala kang problema, katulad ng problema ng iba. Ang maraming tao, namumblema, walang pambayad ng ospital. Namumblema, walang pambayad sa paupahan. Namumblema, walang pang-tuition fee. Eh, ikaw, hindi mo problema yun eh. Because you have a lot of money, and yet you still pray to Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. My Lord, give to me what is good in this world. What more good you want? Ah, you want good? You want good in this world? Gusto mo nang mabuti sa mundong ito? Ito ngayon ay bibigay sa atin. Marami kang pera? Ito ngayon. May isang tao. There is one who are in need badly. Badly in need because his son, his children, his wife, his mother, parents is in hospital. They need some certain money to pay for the hospital bills, emergency for operation, surgery. And he was praying, oh Allah, please help me. Tulungan mo kay Allah. Hindi ko po ito kaya. Isang po kukuha ng pambayad sa hospital. Kailangan mo pilaan na po. Ang aking anak, ang aking asawa, ang aking magulang. Parang awa mo na, tingin mo kuya sa miyong dua. Tugunin mo kuya mo dito ko. You haven't realized that all of a sudden, Allah hear His prayer through you. Allah use you. You, a wealthy person, you, a rich person, asking for hasana in this dunya. Ah, gusto mo ng hasana? Sige. Then pinagtagpo kayong dalawa. Yung taong nangihingi, oh Allah, tulungan mo ako, help me, Allah. And then all of a sudden, that guy, pinagtagpo kayong dalawa, he made it happen that you met each other, and then nasabi niya yung problema niya, and then, bigla mo siyang tinulungan. Ito lang. Through you, Allah answer his prayer. Through you, Allah used you to let this man answer. He was seeking help. Tinulungan siya niya Allah sa pamamagitan. Hindi ba asa niyo? Binigyan ka ng pagkakataon mo, makagawa ng bagay na kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. He gave you a chance to make a good thing which is very pleasing unto you. Binigyan ka ng pagkakataon, makagawa ng isang malaking kabutihan na magiging kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang natin na-realize. Kaya, at the end, and you shall proclaim the blessings from your Lord. Ang biyaya naman ng Panginoon mo ay isa-isa niya. Blessed ka, alhamdulillah, meron tayo, isa-isa mo. Let us proclaim the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. We were blessed. Ano pong ibig sabihin ng ayat ito? Oh, ikaw naman mamahagi. Ikaw naman ay tumulong. Give charity. Huwag kang magkaryap ng tulong. Ikaw din naman, wala noon eh. Ngayon, binigyan ka ng biyaya. Proclaim the blessings of your Lord. Ako lukuli hala. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Innaulullah. Alhamdulillah. Rabbil ang lahat ng papuri po sa salamat ay kay Allah ang Panginoon ng lahat ng binalangat. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah rafiqun yuhibbu rifq. Allah is compassionate and love compassionate. You must be compassionate. Allah is compassionate. Allah is compassionate and He loves compassion. Siya ay maawain.
At iniibig niya ang mga mawain. Kaya kayo naman ay naging mawain. And so be compassionate. Our religion, brothers and sisters, is teaching us to be compassionate. Compassionate. Nagtuturo ito ng compassion, naging maawain. Kaya ang Muslim dapat marunong maawa. Dapat may habag sa kanyang puso. Marunong tayong maawa. Hindi lang sa tao. Hindi lang sa kapatid. Sa lahat ng tao. Hindi lang sa tao. Pati sa hayop, marunong tayong maawa. Kaya hindi tayo basa-basa mamapatay ng hayop. We are not allowed to kill animals just for fun, for hunting. Hindi tayo pumapatay ng ibon. Hindi tayo namamarin ng ibon. Naawa tayo sa hayop sapagkat sinuturuan tayo ng ating reliyon na maawa sa tao. Sapagkat dunay na iniibig ni Allah subhanahu wa ta'ala ang maawain. Kaya, naway nakinabang sa atin, una-una sa akin at sa inyo mga kapatid, ang namangalingin natin ito sapagkat alhamdulillah tayo may pakinabang sa anumang papapaalala na ating narinig ngayon. Ngunit darating ang araw na anumang papapaalala ay wala ng pakikinabangin pa sa mga taong ayaw makinig, sa mga taong ayaw gamitin ang kanyang pag-iisip. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله نتبصلنا كمي صلاتنا نتبطلنا صلاتنا بيايا لآمين بون نتعتمو ولا سيئ كمي بين خيف نوسف سبطول لكم مبروس عنا من نتبطلنا ng mga biyaya sapagkat wala mga pagbibigay nito kung ikaw lamang at kami po kumasalanan sa iyo. O Allah, naman po ang problemang dinaranas po namin ngayon, huwag mo kaming pabayaan mag-isa. Tulungan mo kami sa mga pagsubok, sa mga problema na dumarating po sa amin sa araw-araw. Ikaw yung kaming matatagat na lakas upang harapin ang mga sobrani ito. Higit sa lahat, tulungan mo kami at ilan ang isang tulong na wala sa iyo. O Allah, nagpapasalamat kami sa mga pagpapala. Palagi mo kami ingatan sa bawat sandali, sa bawat saglit, sa bawat isang mata. Sapagkat wala pong makapag-iingat sa amin kundi ikaw lamang. Ingatan mo yung mga mahal namin sa buhay. Ingatan mo yung mga mahal namin sa buhay. Ingatan mo kami mga magkakapatid ng jamaan ng Masjid al-Burhan. Ingatan po nyo kami sapagkat wala pong makapag-iingat sa amin kundi ikaw lamang. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.